Hi, good afternoon. Nandito po ako ngayon sa Luneta at ito po yung lugar ng ang pagpapakabayani ni Dr. Josepe Rizal. Sa English, the martyrdom of Dr. Josepe Rizal. Tara at samahan niyo po ako sa loob. Ayan. Ito po yung daan papunta sa loob. Ayan. Medyo mataas ang tulay pero okay lang. Ayan. At habang papalapit ako dun sa pader, meron ako napansin dun na nakasulat. At ang nakasulat ay tungkol po sa isang tula. At ang nakalagay dun ay Mi Ultimo Adios. Ayan. Isang tula yan na ginawa ni Rizal bago siya barilin sa Luneta. Ayan. Medyo mahaba ang tula. Pero alam ko naman na may substance ang tula ni Rizal. Ayan. Tapos, ito naman yung My Last Farewell. Ayan. English version yan nung Spanish version ng tula ni Rizal. Ayan. Ayan ang kanyang tula. Tapos may Tagalog version din pala. Ito yung Tagalog version. Ayan. Mahaba ang tula. Hindi ko alam kung gaano kahaba. Pero mahaba talaga ang tula ni Rizal. Pero alam ko naman na kahit mahaba ang tula na yan, ay mayroon naman substance yan. Ito yung bata pa siya noon. Ito yung estudyante pa siya noon. Elementary, I think. Tapos, ito yung nanggagamot siya at nag-aaral ng panggagamot. Ayan. Tapos, ito naman yung nag-aaral pa rin siya. Ayan. At meron pa rin dun. Ito naman yung nasa Espanya na siya. Ayan. Yan ang mga timeline ni Dr. Josepe Rizal na nasa loob ng The Martyrdom of Dr. Jose Rizal na nasa Luneta. Ayan. Anyway, maraming salamat sa mga subscribers. Sa mga manonood, maraming salamat din po. At sa mga nais mag-subscribe, please mag-subscribe na po kayo. Ayun, may nakita akong mga rebulto dito. Tungkol pa rin to kay Rizal, syempre. At ito yung tungkol sa paglalakad ni Rizal papuntang Luneta. May kasama siya dito habang naglalakad siya papuntang Luneta. Yan yung araw ng kamatayan ni Rizal. Ayan. Pagkatapos meron din ako nakita dun. Medyo malayo nga lang. At natatakpan siya ng puno. Ayun. May nagtatambol na lalaki roon. May kasama rin pare. At lalapit na lang po ako para makita natin. Ayan. Ito yung nakita ko dito. Ayan yung sinasabi ko sa inyo. Ayan. Tara, baba po tayo. Medyo malawak ang lugar. Kaya kailangan ko munang maglakad bago ko makita yung mga timeline ni Rizal. Ayan. Ito naman yung lugar kung saan binaril si Dr. Jose Rizal.
Yan. Yan yung mga sundalong Pilipino sa harap at yung sundalong Kastila sa likod. Ayan. Sa totoo lang, ang bumaril kay Dr. Jose Rizal ay mga sundalong Pilipino. Pero kaya nila nagawa yun, kasi kung hindi nila gagawin yun, kung hindi nila babarilin si Dr. Jose Rizal, ay sila naman ang babarilin ng mga Kastilang sundalo. Ibig sabihin, wala silang choice, kundi barilin si Rizal. Ganun ang nangyari nung December 30, 1896. Ayan. Tapos ito yung nag-utos. Ayan. Parang siya yung pinaka commander nung time na yun. Ayan. Siya yung nagbigay ng signal. Ayan. Tapos, nandun naman sa pinakaharap ay si Dr. Jose Rizal na nakatalikod habang binabaril siya ng mga sundalo na nasa likuran niya. Ayan. Ayan siya. Medyo na-outbalance na siya dahil binaril na siya ng mga sundalong na nasa likuran niya. Ayan. At may nakasulat dito. Ayan ang nakasulat. Lapitan natin. Ayan. Sa mismong pook na ito, si Dr. Jose Rizal ay pinatay sa pamamagitan ng firing squad sa ganap na ika-703 ng umaga, December 30, 1896. Ayun. At ito pala yung December 30, 1991. Yung site na yan ay ni-launch. Ayun. Ibig sabihin, nagsimula pala tong exhibit na to nung December 30, 1991. Yun. Doon nag-start ang lugar na ito. Doon nagkaroon ng mga iba-ibang rebulto dito sa Luneta. Take note, December 30, 1991. Nag-start ang exhibit na ito sa Luneta. Ayan. Meron pa tayong nakita doon. Mga timeline din. Tara, samahan niyo po ako. At ang nakita ko doon ay syempre mga moment ni Rizal. Ayan. Ito yung isa sa mga timeline. Meron kausap si Dr. Jose P. Rizal na dalawang lalaki. Ayan, hindi ko lang alam kung anong pinag-uusapan nila. Pero para sa kanya, mahalaga yan sa buhay niya. Kaya yan, nandyan sa timeline na nasa Luneta. Ayan. Tapos, ito namang isa, meron din siyang kausap, syempre. Isang babae ang kausap niya. Mahal niya sa buhay. At mahalaga sa buhay niya. Nandito yan sa timeline dahil mahalaga yan sa kanya. Diyan siya nagsusulat. Yan ang pinaka nagustuhan ko sa timeline niya na nasa Luneta. Ayan. And then, dito tayo sa kabila. Sa palagay ko, ito yung naging doktor na siya. At ito yung kanyang ina. Ayan. At yung kanyang mga kapatid. Ayan. Mahalaga sa kanyang pamilya. At nasa timeline din niya yan. Ayan. At ito naman yung isa pa. Yung the last one. Ito yung nangyari sa buhay niya. Ayan. Para siya nasa isang court at parang hinahatulan siya. Ayan. Again, maraming salamat sa mga subscribers. Maraming salamat dahil nagstay kayo sa channel na Kwentong Vlogger. At sa mga manonood,
Maraming salamat din sa inyong panonood. Ayan. Sa mga nais mag-subscribe, please mag-subscribe na po kayo. Para makapag-subscribe, ganito lang yun. Manood po kayo ng video sa Kwentong Vlogger and then click nyo lang po yung like, subscribe and click the bell button para makareceive po kayo ng mga update at fresh episodes ng Kwentong Vlogger. Ayan. Salamat sa Diyos at nakisama ang panahon. Amen. Okay. Bye-bye.